Hello. Good morning. Good morning, Philippines. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa Palatuntunan. Pagkakasama-sama muli tayo until 7:30 in the morning. Magandang umaga sa mga kaibigan natin all over the globe. Magandang umaga sa inyo lahat dyan sa United States of America. Busy-busy mga kabayan natin dyan. Ngayon ang pinaka-araw ng eleksyon sa bahagi ng America. Kaya kami narito sa piling nyo upang bawasan ang problema ng ulo nyo. Alright, narito kami para bawasan ang problema ng ulo nyo at hindi dagdagan. Magandang umaga sa mga kaibigan natin, Luzon, Visayas, Mindanao, dito po sa bahagi ng Katanduanes. Yan po sa bahagi ng Bato area, kumusta mga taga San Andres, mga taga Baras and San Miguel. Sa mga kabayan natin dito po sa bahagi ng Vera, Katanduanes, magandang umaga. Lakul ni mga pag-urlayan kitang ganyan, ha? Pero bago niya mga kabayan, kumusta niya ang mga kabayan niya ito dito po sa Patigan Vera, Katanduanes. And sa parantaba niya ito, mabati muna kita. Happy listening sa Sora family ng Big Double A na lagi nakikinig sa radio periodiko. Exercise muna tayo. Ganun din kay Miss Rochelle Vinavides. Diyan sa Bigaas, si Mr. Chris Lopez. And kay Dr. Cara Tabuso. Sarmiento, diyan po sa Valencia. Magandang umaga sa bahagi ng Santo Domingo. Ang Tabo family, Machenso family. Happy listening dyan sa Tower. Si Miss Jenny Tabo. And also sa mga kabayan niya ito na naghihimate dyan sa Partikan Hikming. Kay Luis and kay Pai Lino, double L, mga mahilig sa L, si Pai Luis at saka si Pai Lino. Alright, maraming na pagkaldoman sa paratama niya ito dito po sa San Vicente. Iro-iro ning lawas, ha? Exercise, si Mr. Ding Bayos, si Miss Floor, and si Miss Nancy. Ganon din sa parantaba niya ito dyan sa Santa Elena, si Miss Jo. Exercise. Sa mga kabayan natin sa Partikan Palnab del Norte, Palnab del Sur. Yan, sa Silot family, happy listening kay Mr. Alex Silot. And good morning man kay Kagawa Jun Bueno. And also kay Engineer Zaldo Bueno, kay Saji Kaima Welding Shop. And sa parantaba niya ito, syempre, lili po sa Patikan, Francia. Si Manay Merlin Avila, how are you? Exercise. Sa parantaba niya ito, si Miss Beautiful Girl kang kabinitan. Thank you for listening. And of course, ang grupong sungaw, through the spokesperson, si Mr. Pacto Valesa. Happy birthday sa mga birthday celebrators niya tungo niyan. Today is November 9, happy listening man kay Miss Nelia. Tagasayan nga na si Miss Nelia. Tagasayan na may address. Alright, sa mga birthday celebrators niya tungo niyan. Kamo po ang mga persona na namunag under the zodiac sign of Scorpio. Happy birthday. Ano ang handa mo sa iyong kaarawan? Happy.
Right, and of course, compatible ka mo sa mga personang namundag under the zodiac sign of Taurus. Happy birthday. Very much and very rewarding daw. And very happy ka mo. Pero dahil kung compatible sa personang namundag under the zodiac sign of Sagittarius, incompatible love much. Lucky numbers 2 and 9. Number 9 signifies your compromising and diplomatic personality. And number 2 signifies compromising and diplomatic personality. But number 9 signifies your selfless and giving nature. You are a generous person. Maswerteng kulay, red and white. Siyempre ang red stands for energy. Last, matindang last na yun. Passion and aggression and competitiveness. And white naman, this is a calming color. It stands for wisdom. Good morning, Mr. Buddy Sorena. Purity, simplicity and peace. And also lucky days, we have Tuesday, kasuhapon. Alright, ang Tuesday, this is a day of the planet Mars. Happy birthday. And symbolic of your assertive nature, which required to overcome all problems. Yeah, yan ang magayan. Tuesday daw po mga kaperyodiko. Ang sayo ng maswerteng all daw sa taon ano. Happy birthday. Naway pagpalain ikaw. Alright, of course, ang sa tuyang ano yung tarot card? Tarot card mo. Ang tarot card mo, the Hermit. The Hermit, this card symbolizes that you wish to be left alone and think about your future. Gusto mo to be left alone? Talagad, galing nagmumuni-muni ka para sa imong futuro. And of course, sa mga kabayan niya to, sa mga namundag, ang pwedeng regalo tabi na pwedeng itoponin to. Ano, naging nakasya dyan, sir? The late... sa periodikong Sir Buddy Sorena. Happy birthday mo. How are you? Okay lang, isempered sa kumusta po mga taga-subaybay kang programa aming aga. Radyo periodiko online barita. Radyo periodiko all-time barita. Kumusta po si Endo? Kumusta nyo niyan mga Sir Buddy, taga- all online barita. Online barita. Sorry. Kung all-time barita, kabo sa Bihon. Deng kamatayang balita. Ay, siyempre, lalo nung takahapon, ako, tuloy na ang libing sa kuwan, ako po. masaklap na chapter sa Pilipinas. Pero okay lang, the Filipino can endure it. Kahit may mga decisions ang Supreme Court na para sa akin ay kaduda-duda, ako po. Pero marurunong ang mga taong yan, na, anak ng witing, paala na sila. Kapere ka din, Sir Buddy. Kari, hysterical ka na. Yes. Hinahinay mo na. Kahit personally, hindi ako affected dito sa Bicol. Bicolano tayo. Pero, you know, pero, si Emperge, nakaka-rindi mo na. Sir Buddy, hysterical ka na. Dahan-dahan. alam mo. Dahan-dahan lang. Hindi pa tayo tapos sa birthday. Pinababati ilang kita ng ano eh. Good morning. Pero kumusta ulit ha sa mga taga-subaybay. Sorry kung medyo highly emotional ako. Kasi, you know, I am a human right advocate, environmentalist pa. Kaya ganun tayo eh. Ah, sige. Ganyan naman ang taga-media eh. Dating member ako ng academe. Kaya, you know, kumbinasyon yan eh. Pero yun, Sir Buddy, paawat muna. Paawat muna. Tore. It's impaired. Alright, thank you muna sa mga birthday celebrators muna. Taga rin piga putulan tanin kaugmaan sa mga nagbe-birthday nga niya. Thank you muna mag-tackle kang Marcos na yan. Sorry. Alright, thank you muna sa mga birthday celebrators niya tungkol niya. Kamu po mga persona na namundag po under the zodiac sign of Scorpio.
Kamu po mga diligent person. Diligent. Pag sinabing diligent, sir, ano yan? Very meticuloso. Meticuloso. Dinumero. Dinumero. Kuda relative yan ang kwa word na ko ni patient, mahigos. Yan, yan. Diligent. Diligent. Matyaga. Kumbaga, ang diligent, maingat na masyado sa mga ginigibo eh. Gusto niya sigurado. Asertado. Asertado. And also talented. You are talented person and very caring. Tender, loving care. Kung ikaw igwan ni Agum, mabuutong ka sa imong Agum. To the fact na kuminsan tigabadulan mo ng dos por dos. Dapat. Ibang klase ng dos por dos. Ibang klase. Okay, and you are charming. Charming, sir. Buddy. Ay, dapat to. Maganda yun. Charming. Charming. Kailangan yan sa buhay. Siya mag-asawa. Ika, kaperiodikon, sir, buddy. Paano mo china-charm si misis mo? Eh, alam mo, ang mga senior citizen na kuminsan medyo sinusumpungan. Abay, kinakarinyo ko rin yan. Kinakalabit ko. Kinakalabit mo. Kinikiliti. Aba. Tapos, saan ang kiliti ni misis? Sa may tenga. kaya, yun. Tapos, ngingiti na yan. Ngingiti na rin kami. Kami dalawa. Pero dahil mo mampiga handaan ng dos por dos si misis mo. Kuminsan? Kuminsan ta, you know, at our age, sabi ni President Duterte, wala na eh. Kaya ngayon, pag si Manoy wala na, tapos ng boxing. Alright. Anyway, sabi nga ni reliable person sa mga namundang pungo niya. Kumbaga, bakundi kuryente ang mga barata niya. Reliable. Kung sa newsman, kita mga periodista, pag nakabareta kang sala, ang apurkeng di kuryente. Ah, yes. Yan ang di kuryente. Nahabo kita. Pareho man, nahabo kita sa kuryenteng servisyo. Tinatao kang, you know, whistle ko. Kaya ganun eh. Alright. And of course, sabi nga ni as a person, as an artist, mga artista, mga artist, artistic person na mga namundag ganyan. Okay yan eh. Creative yan eh. Entertainer. And as an artist, you are just more comfortable in setting that allows you to breathe and to think. It's a natural for you to take an interest in writing and dancing. Aba, pwede ka sa dancing and writing. You can be creative and very sensitive about your work. Sensitibo ka sa trabaho mo to the extent na talagang mahal na mahal mo ang trabaho mo. Kaya sabi pinag-iigian. Alright, some people think they know all about you, but truth is, they only know what you allow them to know. They don't know everything about you. And sa mga namundag tabing ko niyan, you are among people who think before they leap. Does this or there is little or no conflict in your life. You hate confrontations, especially with people who you are, who you care about or close to. Abong mo ning konfrontasyon, sir, ano? Gusto mo talaga, kumbaga, mararayan sana. Oo, ta, mahirap yung perme kang aggressive or, you know, combative. Kasi that will destroy relations. Yes. Occasionally, you will become sensitive, moody, and impatient with others, but you feel more secure being surrounded by those you trust, your family and friends. Sensitibo ka daw, and bakong pasensyoso, and kuminsan moody, sala sa init, sala sa lamig. Ayun, so sabi ng iba, ina-arrive, iga-abot. May buwan ng dalaw. Oho. Alright, and of course, you have a tendency to over
do things and eating could be one of them. Aboy. Aboy. Lalo mo siguro kung problema do, merong taong pag problema do, tensionado, kain ang kain. Yeah. Ayaw pala. Oh. Doon klase pala ng mataba po ng maniwang. Ah, oh. Pero ang magayon dyan, pag mataba ka, dahil halata doon nagtitios. Oho, ta, buda, pwede kang mag-dieting maski mag-fasting. Kasi hindi mahalata. Pero ma, kung maniwang, halata doon nagtitiyos. Mahalata doon nagtiyos. Ano daw nga yan? Ibang diferensya sa salud. Yeah. Anyway, ang kagayon naman sa maniwang, ta, kunyan, bakong delikado sa heart attack. Heart attack. Budo sa high blood. Ganun. Pero mas masakit daw ang pagpaniwang kaysa pagpataba. Depende busing sa tao kasi igon yung tao na ang metabolism ang bilis, ang iba mabagal kaya pwedeng tumaba o magbayat. Pero example sa putunta ka, ano sa Chinese ang payat? Payat? Chinese? Thin? Ha, payat? Payat? Ano mo't mo sabihin? Yung synonym? A Chinese or? Word. Chinese China. Word. Chinese word. Ang aram ko, chin. Buda, ang payat, ano pa sa Japanese? Yung payat, chin chan. So, yung mataba, chin chan ba? Example, ang payat sa inchik, ni wang. Tama na. Sa Japanese, ang payat, poro butu. Poro butu. Ay, tama. Pero okay, so ni Wang Yu, pwede yun. Pero pag mataba, Chaba Yu. Ay, happy birthday, Tabi, sa mga birthday celebrators. Ha? Good luck and sabi nga ni, na walang bagay na ang birthday pinaghahandaan. Saro sa bagay na pagpapasalamat sa mahal ng Diyos, iyo ang pag-share kan sa indong kumbaga blessings na gikan sa indo pasiring sa iba sa pagi ni paghanda ang didikit na sana sir na kulang bagay yon. Ay, oo, share your blessings kasi kaugmahan yan ta magtatagal ka pa rin sa mundo for another year hopefully and then other years again kasi yun ang kaugmahan sa kumpleanyo kaya everyday lalo na sa mga senior citizen is a very important day. Lahat bonus na yan eh. Lalo na po mga 80-something na. Everyday is special. It's a birthday. Bonus, birthday, yes. You have to enjoy the moment. Pero, daikat na sa mga aki pangani, kumisan, enot pang na kumbaga napaaram sa ginaba. Yes, siguro. Kumisan daw, di ko masabutan. It is a parte na ng predestiny na hanggang doon na lang yung buhay ng tao o yung iba siguro man-made kasi sa aksidente maybe naging careless yung tao kaya yun pero mayroon mang na-aksidente nahuhulog sa kung ilang floors pagbaba sa buhay pa rin kaya, may counting broken ribs lang o ano buhay pa rin kaya you cannot sigur. Yes, Gabi, do not sigur. Do not sigur. 29 minutes, makaagin na po ang alasay si Pagaga. Pasirin kita sa mga darakulang headlines ng mga barata ngayon kang aldaw. Nadanawag po kita, medyo gasabitan sa kong panaramo na. Nadanawag po kita through www.bicolperiodico.com and nahiling makita Tabi ka periodico ng Sir Buddy sa YouTube sa pagina ng BPTV Online. Well, that's good news. That is why ang programang ito ay napapakinggan, napapanood sa lahat ng parte ng mundo na parte ng may advanced technology. Kaya good morning po sa mga kabayan Pilipino OFW sa ibang lugar sa buong mundo. Good morning po sa Indo o magandang gabi o umaga depende kung nasaan po kayo. Ito sir ang camera bako yon. Ito yan. Alright mga kabayan,
sa mga headlines ng Barat ng Unyang Kangaldaw sa Philippine Daily Inquirer. Libingan for Marcos 9-5. Yan ang headline kang Philippine Daily Inquirer. Mm-hmm. Sa Philippine Star, we have Libingan Bureau for FM. Sa Manila Bulletin, SC allows Heroes Burial at Libingan ng mga Bayani. Parehas yan kang Manila Times. And sa Standard, Heroes Burial for Marcos. Sa mga headlines ng mga Barat ng Unyan sa partikang bomboradio.com. Supreme Court sa Marcos Burial, inulan ang mga reaksyon. And Clinton, Trump, kapwa upbeat. Matapos makaboto. Mga official kang PNP safe sa nag-crash na chopper. Ligtas ano yung Philippine Air Force. Itong inaapod na Sokol helicopter duman sa Puerto Princesa City. Mientras tanto, Supreme Court sa Solgen Asin Dilima pinasisimbag sa petisyon against Digong Duterte. Mientras tanto, duman sa Kawayan Isabela, bangkay kanduang Chinese drug lords nasa pamilya na. Sir Suarant versus Espinosa, imbisigaran sabi kang Supreme Court. Mientras tanto, vs Bisayang Black, ilalaban subot ang Negros Island Region. Sa mga dagdag pang bareta, Santa Monica Church, pinaghalat na ang go signal kang Pamilya Marcos para sa lamay. Pamilya Marcos, naisubot ning dagit sa mga nakadilaw na nagaharang sa Marcos Burial. Mientras tanto, masobra sa 5,000 na mga residente. Nakidumamay duman sa rally kasabay kang Yolanda Anniversary. 500 housing unit pinagbariwa sa mga residente. Desisyon kang Supreme Court sa Marcos Burial, dapat subot at respeto sigon sa Solgen. Mientras tanto sa mga barata niya tungang aldaw, sabi ni Donaire sa baretang sa kinaban ni Karawat, mahirit siya ning rematch. Dumang kay Magdaleno, dalanta siya, nakamatay na siya ang panggana sa sinabi ng laban. Yan ang mga darakulang headlines ka mga barata sa tuyang hihimayon mga kaperyodiko. Ang mga darakulang issue, particular ining Marcos Burial, as hindi pa pang mga barata, makaagi po nagkapirang importante mga patalastas. Huwag po kayong lulubay. Malarga na po ang Silangan Express duman sa San Andres, Catanduanes. Fast, convenient, affordable, enjoyable ride. Welcome aboard. Silangan Express is ready to serve you. Biyahe mo, sagot ko. Silangan Express for your safe and fast travel. Alright, back to the ballgame. 40 minutes makalipas na po ang alasizing pag-aaga. Para na pagkaaldaw sa parantaba niya ito nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasabay po nito, ini po si Ferdy Brizo, ang sa indong periodista sa radyo. And kasabay mo niya ito si kaperyodikong Sir Buddy, ang kolumnista sa radyo. Alright, kaperyodikong Sir Buddy, ano? Batihan tayo muna sa mga parantaba ito at aram ko na ika iyanon sa indong hugot dahil sa pangyari kasuhapon sa Burutuhan. Batiyon tayo muna sa mga day pa na bati. Yan po sa Kabinitan, happy listening kay Nadel. Saan si Nadel? Of course, happy listening mantabi sa pati kang Ocean View sa Proyos Family and kay Jess. And kay Mr. Mar Navarro, dyan po sa Makati Center. And dyan sa Albay, happy listening kay Mr. Deo Carrell.
and sa Naga City and sa Iriga si Jam sa Kuwesa. Good morning mga sa parantami niya to si Ronald Daka dyan sa Tabaco City. Magandang umaga. Baka may babati yung kasi pabiluhan ta ka na kasi baka dyan kayo mabati ka pag matapos na. yung mga estudyante ko sa CSU, pati na yung lahat ng estudyante dyan sa Katanduan State University, pati na yung lahat ng school dito, higher education institution sa Verac, pati na yung mga faculty members ng all colleges dan sa CSU, pati na yung academic officials, of course, led by President Madam Minerva Morales in the three BPs. Good morning po sa inyo. Diyan sa co-op sa CSU, mga sina Nick, sina Tess, sina Vilma, sina Leah, and others. And of course, si Dr. Lily Bringis na iyo ang general manager kang co-op. Good morning po dyan lahat sa inyo. Pati na yung kabayan kong tagapanda na Gadangog. Pati na yung mga uya sa Berak, mga amigos y amigas. Mga partidary ko, dyan Condino family, Castillo family, uya sa Berak. As in, baba, yung mga pandananon na group. Good morning po sa inyo. As in, iba pa na mga tagapakinig, tagasubaybay, digdi po sa Radyo Periodico. Alright, syempre pa, maraming napagkaldaman sa mga parantaban niya to, digdi po sa Kavinitan and Kalatagan, Chalina Reyes. And also sa mga parantaban niya to, yan po San Andres, sa Lumabi family, uy, parmi nakahimati si kaperiodikong Joel Lumabi, ang masunod na ba ng captain dumang sa Ligtin. Pero di aram kong noarin kasi nagtitipon-tipon pa sa nasyaning bariya. Alright, syempre pa sa tuyang tatalakayon tabi kaperyode konservadi ining malungod sa rodig di ang pinakadakulang issue sa inman sa bilog na Pilipinas. Ang pinag-uulay ang tabi ngunyan ining malungod sa pagtugot kang Supreme Court sa paglubong. Kaya lang igwa kung napapansin tabi kaperyode konservadi. Ano yung example? Ini magiging firm part of the law of the land. Ang alin? Ining naging desisyon, 9-5. Sabi mo, saro talaga nag-inhibit si Reyes. Si Reyes so, kasi... Nagpasumpa kay President Digong Duterte. Uh-huh. Kasi sa petition, against ini dumang sa naging desisyon ni President Rodrigo Duterte, natugutang mailubong. Di ba pagtukaw niya, almost 100 days after the assumption of office, nag-order na si President Digong na tugutan na na may lubong sa libingan ng mga bayani. Ini si President Ferdinand Marcos. Ito dumanag po sa desisyon. Kaya nagpetisyon na habo sa iba. Taloy na baga na ipa nag-order kayo ng Presidente. Yes, oh, siya mo sana kasi nakikita ta na personal ang sa inyong pronouncement kasi his father was part of the Marcos administration cabinet during cabinet during that time. Although ang mother ni Duterte anti-Marcos, pro-Koreo noon. So baliktadan ano? Kasubag ko, highly emotional ako, isimple. Sige daw. Ngunyan, nabasa ko so... Pero para ako lang sa imong emotion eh. Tamatakil kita dito, subag kong emotional. Yes, yes. Ngunyan, nabasa ko so... justification na ng Supreme Court through Associate Justice Peralta na ito daw, there is no clear constitutional provision or legal basis. And then, yung decision daw ni President Duterte, hindi daw ito, it is daw acted up within the bounds of law and jurisprudence. Okay, considering na itong mga learned persons in the law, I cannot help but, you know, accede, magbaba yung pagiging highly emotional ko. Because we know that these justices, although imagine majority, siyam yung lima, wala ro, hindi bumuto,
Well, of course, the Chief Justice decision not to favor is a very controversial very, understandable kasi it was President Pinoy who chose him aside from yung kwanang ng yung pipili sa pagkunang Chief Justice, you know, ko siguro personally in difference primero organize to Pinoy siya ang mga nagbuto that made it na hindi siya nagpabor. Yes, ang mga nagbuto 9-5 ano. Yes. So nag-inhibit to 0, so make it to 14, so 9-5. So actually yung saro sa mga opinion na nahiling na nadadawag ta. Itong pigapon na tyranny of majority. Yes, yun nga eh, tyranny of majority. Si say sa mga justices na nagboto. Primero ini si Justado Peralta ang nagsurat ng desisyon. Yes. And pigconcord ini in the justices Pres or Presbitero Velasco Jr. We have also Teresita Leonardo De Castro. Ini si Presbitero Velasco, yo ang chairman kan bar exam ko niya na taon. Iyo, sa na, Domingo na, no? Ay, yes na. Matindi daw mo niyan ang examination. Almost 6,800. So, nag-take ng bar exam ko niyan, ano? So, apat na Domingo yan kaperyode ko, Sir Buddy. Ayaw, talagang kung ano, no? Sakripisyo talaga. Sakripisyo. Eh. Duwang, sakripisyo, duwang eh. Subject per... per Sunday. Per Sunday, ayun. Alright, so ang sunod pang nagboto si Teresita Leonardo De Castro. We have also Arturo Brion, Lucas Bersamin, Mariano del Castillo, si Jose Perez, Jose Mendoza, and Stella Perlas Bernabe. Almost gabos ini, ano, mga appointed ni President GMA. Yes, kaya so mga dahil nagpabor, almost mga appointed man ini ni President Binigno Aquino III. Yes, oo. Kumailing mo, iguning kung hilingon mo, kumbaga sa paghiling mo ni ano nga po kayo ni, hilingon mo sa butuhan based on their appointment, medyo iguan na tulos ng kulay politika doon. Yes, kaya hindi may iwasan eh, not si Judiciary. Chief Justice is, yes. Maria Lourdes Sereno. Ay nilang, bako yung appointed niya, no, ni Pinoy and GMA, si Carpio, kasi kunyang pa yata yun eh. Estrada pa siguro yun eh. Yes, pero he is the senior, he is a senior associate and sa inyong mga decision, talagang saludo ako dyan kay Senior Associate Carpio. Justice Antonio Carpio. And of course, yung iba na nagkontra kasi they know that their decision would be a part of Philippine history and they do not want to become a kontrabida sa decision na sa partingan, which to me, I subscribe. So, ang mga dahil nagboto, Associate Justices Marvin or Marvic Leonen, appointed ni President Binigno Aquino, Francis Hardeleza, and Alfredo Kagiwa. Mga appointed din ni Pinoy eh. Of course, sabi nga ni Kian na itong five dissenters, sino yung mga nagkontra duman sa majority ruling. And sabi nga ni, may kanya-kanya mga justification yan. Naku lang bagay mo mabasa ito sa mga justification, hindi. And yung concurring and so dissenting. And si Sai sa mga sinasabing itong concurring, syempre, kunyan ini. Si Tulo, yung concurring duman sa opinion ng nagsurat ng ponente kasi ang apod kayo ni Sir, so nagsurat ng position. Nagsurat, ang nag-concur duman sa ponente, Arturo Brion, Jose Portugal Perez, and Jose Mendoza. Ang separate opinion naman, although in favor duman sa 9-5, pero may separate opinion sila. So kahit nagpabor sila, may separate na opinion. Against their decision. Ganun ba? Hindi, in favor of the decision. In favor of the decision. Separate opinion, pero ang apodkian, duman sa majority. Pero separate opinion lang, bakuga concord duman sa pinaka
tunada na pinagsurat kang ponente. Ayun, okay. So, ang dissenting, so mga din nagpabor. So, nagboto talaga na negative. So, sabi digdikan judicial, sabi digdikan concurring decision and opinion. Kaya baga, Sir Buddy, ang apod kini opinion eh. Kasi may mga personal opinion din based on laws and customary laws. Kasi ang mga batas kaperyodikong Sir Buddy, sabi kayo ni, bako lang pinagbabase kung ano ang batas na yan dyan. Igo niya ng pinagbasihan na igo ng mga batas na dahil nasusurat. Igo ng mga batas na nasusurat. So parang unwritten law? Unwritten law. Unwritten law. Yes. Ano yung mga unwritten law? Yung mga customary practice. And syempre, parte yan yung pinagkoconsiderar. Alagad ang decision na ini kasi 9-5. Almost, kunyan, qualified majority. Qualified 9-5 eh. Naluwas na makulang majority. Qualified kasi almost 2/3 ang nagboto in favor of the burial duman sa libingan ng mga bayani. Sabi digdi ni Breon, does not empower judicial review. Kasi ang piga invoke digdikan na majority, bakong judicial issue ang pagpapalubong, kundi sarong political issue. Ang political issue dahil pinagdidisyusyonan ka ng Supreme Court. Politically in nature and bakong judicially in nature kaperyode conservative. So, dahilan dyan na iba yung nature, kaya doon natalo yung petitioners. Yeah. Now, imagine examples. There were 7 petitioners. Yung bayan muna, party list by, led by party list Sator Ocampo, si matinding opposition, albay representative H. Lagman, and then former Commission on Human Rights, Ita Rosales, na ito, binaboy ito si Rosales noong Marcelo Reyes. Hinubaan daw ito, you know, with all these human indignities. And then yung grupo man naman, Senator Harrison Alvarez. And then yung mga grupo ng estudyante ng UP pa, kaya magralali ang mga ito. And then yung former Autonomous Region of Muslim Mindanao, kung saan matindi yung marami, matindi yung human rights violation. And of course, si Senator Laila De Lima. Ang kaso, ito daw ang pinaka-rason naman, hindi daw na-establish yung moral turpitude. So, hindi na-convict of crime of involving moral torpedoed si former President Marcos. Kaya ito daw, although inako nila na of allegations of human rights, pero ito daw is not enough. It does not qualify the former president to be buried at the libingan ng mga bayani. So there goes the decision. Merong matinding basihan o legal basis or argument itong ponente si Associate Chief Justice Peralta. Well, and God, that is their idea. Pero sa punto ng mga petitioners is in first, di ba? Yes. Malaking dagok ito, lalo na sa punto ni na Pinoy. Nagtagilid na yung siya manungod kay yung kaso kay Gloria Arroyo. Ngayon, tumanggilid na naman dito sa ma-issue ito, sa problemang ito. And of course, kahit nga talagang bound to lose siya tayo, SMPers, kasi kahit daw nag 7-7 yung boto, talo pa rin, kasi matatalo pa rin yung petition kasi tabla. Kaya there is a, you know, nakayari is majority of tyranny of the majority. Anyway, pagbasihan taso, naging decision kang Supreme Court kasi may mga pig side din na mga opinion and legal basis. Primero, ang naging issue digdi yung judicial and political issue. Judicial. Kasi yung pag-order ni President Duterte na ipalubong sa libingan ng mga bayani is a political exercise. Kasi, kumbaga, political in nature. Na kasi,
Kasi ang trabaho ng Supreme Court is to interpret the law. Mm-hmm. Ang sa indang obligasyon na tanganin na i-reconcile. Sino ba ang inapod na final arbiter? Arbiter as far as legal concerns are involved. Uh-huh. Kaya lang, syempre, may mga other recourse pa. Kasi ngunyan, decision pa lang yon, pwede pa yung question nun, magiguning motion for reconsideration. Dapat they should exhaust all remedies para maayos ito kung kaya pa. Kung hindi, should be it. It's in third. Kaya lang ang boto, 9-5 eh. Yun nga eh, hindi na yan magbabago. Hindi na yan marireverse. That's final. Unless may compelling reason. Pero aram mo sa roding di sa pwede makapabaliktad, di ba yung inapod na extra-constitutional remedy? Kung extra-curricular constitutional? Sinong gagawa niya ni Simples? Yung taong sambayanan? Taong mismo? Oo. Taong mismo. Kung yung kaso overwhelming, baka bumago ang isip kang Supreme Court. Well, maybe, pero you know, kuminsan may mga pride yan eh. Pride chicken or what? They will stick to what they believe is correct legally. Kaya, well, we do not know. Pero tingnan natin na this is another very controversial issue that is bedeviling the Philippines. Uh-huh. So, this will distract our socio-economic trust ng gobyerno. Kaya, kung minsan, you know, may mga bad happenings or developments na makaka-distract naman, makakasira sa diskarte ng sambayan ng Pilipino. Ay, nako po, ano ba yan? Pero, araw ka na yung kaperiodikong sir, buddy. Mm-hmm. Basta kung ito sa desisyon, tanganin na maaramang kang mga paraan tabay ta. Yes. Pinagkasihan. Para maisihan naman nila. At ako kusubago, well, I am only expressing my personal opinion. Pero kang mabasa ko, well, sabi ko nga, kahit I stick to my opinion na ayaw ko, well, so be it. Susundin natin kung talagang iyon na ini. Because as the final arbiter, the Supreme Court made its decision. Yes. Although, dahil pa masyadong sarado ini kasi may MR pa na pwedeng isimbag itong mga petitioners. Yes, okay. Although, may kumahiling mo 9-5, alagad na sinasabi niya to, kung dahil ng pinagre-respeto ang tao, dahil kitang final arbiter, magiging magulo ang Pilipinas. Talaga. So, the problem, however, is as the final arbiter, kung ang kanilang mga decisions is not favorable to the majority of the people, kasi sometimes, di ba, merong time kasi ba na the voice of the people is the voice of God. Vox populi vox Dei. Vox populi vox Dei. Although debatable siguro yan. Pero kaya sa puntungan, kung lahat majority ng Pinoy ayaw, well, there is something wrong somewhere na talagang kahit arbiter na sila, final, dapat they should listen to that. Kaperiodikong Sir Buddy, ang pagdesisyon ng Supreme Court na yun ay pinagbabase sa emotion and sa majority decision ng tao. Correct ka dyan. Tubod ako dyan. Kundi pinagbabase ni duman sa mga laws and other consideration na dapat sundon. Mabase permission na sa emotion ng tao as in sa majority sympathy and empathy ng tao, ay hindi kita magiging batas. Yes. Hindi kita nang pwedeng sunodon kasi mabase ka lang. Kaya nga ni, iguwasin ng independent power eh. Okay, niya mag-interpret. Okay, yeah. Kung pagbabase yun sa emotion, medyo masakit. Yes. Kaya nga ni, as a Supreme Court Justice, dapat bako kang emotional. Ayun, sabi dapat nga ni, dawa na sa laayan sa paghiling ng tao, pero tama sa paghiling ng batas. Justifiable yan. Kasi pag emotional, makaklouded yung decision na yung tamang decision eh. Kaya nga nandang paburdo mo sa nag-inhibit. Kasi yaon ka, tanganin na pinag-appoint ka as in pinagsumpaan mo sa imong decision, tanganin mag-decision in favor or against based on laws. Aram mo, is imposed, that is playing safe. Or sabi ko nga, kung ayaw nung inhibit, siguro tiningnan niya, magbuto pa rin ako na ayaw ko, talo pa rin. Kaya nga ni, buot sabihin, mabuto ka pa rin. Dawa na nanggana ka or pabor o disfavor, dapat mabuto ka. Kasi sinumpal mo. Kasi paano kung araw kayo nag-ibuhon ng ibuhon sa mga Supreme Court justices? Well, then,
kung mo yan ang gigibo ng Supreme Court, di polo, puro na sila anas. It should be change, palitan. Oh. Alright, punan ta, digdi sa, sabi digdi sa decision. Suponente mismo, ha? Uh-huh. Pinagbasa, ining sabi digdi, according to the decision, the president has the discretion to identify how public lands, such as the intended burial site for Marcos, will be used under the administrative code. So, okay. Administrative code ang pinagbasihan. There is also no specific law barring the interment. Duterte is not bound by the Marcos family agreement with former President Fidel Ramos in 1992, which allowed the return of their patriarchs to remain in condition that Marcos would be buried directly in Batac, Ilocos Norte. Mm-hmm. Yun, di ba pala na previous agreement? Yes. Oh. And then, the Marcoses did not complied with that agreement. Hmm. So, anong klaseng mga tao ba yan? Ganon. Actually, siguro, parang for formality, para lumusot. Kaya nag-pabor sila doon sa agreement. Pero, siguro, beforehand talagang hindi nila susundin. May parehas iniduman sa decision kan decision ki President Estrada. Yes. Igunin yes. Naging ulay ang the former President Gloria Arroyo. Mm-hmm. Nangay tatawan da kaning pardon provided dai kang magkandidato. Yun ang nakalagay doon eh sa naging surat alagad ang problema. Naka-wear us lang pero yung paka headline, yung pinaka ang piga kunyang panudis, piga hiling digdi so pinaka-essence. Important yun eh. Uh-huh. Pinaka-essence. Pinaka-essence. Uh-huh. Iguan yung absolute pardon, pero may exception. Iduman sa Estrada, kumbaga, pardon. Mm-hmm. Ang lakalag, provided, dahil ka mga kandidato, alagad kang binasa ni Supreme Court, absolute pardon is absolute. Ibig sabihin, mawawara yung visa and yung conviction mo, mawawarang saysay. Kasi absolute eh. Absolute. Ngunyan, ini man sa naging decision ding di. Uh-huh. Ang sabi ding di, not bound ang mga Marcoses duman sa agreement naging agreement ni Fidel Ramos in 1992 na pwede ngayong ibalik sa imong bangkay sa Pilipinas provided na dahil ka ilulubong or provide ilulubong ka duman lang sa Batac. Ano is impaired siyang argumentong not bound dahil lang ta awat na tapos na or bakong binding. Bakong binding. Ayun, so yung agreement nito hindi yung binding. Sa punto ng Supreme Court. Actually ganun ba? So ibig sabihin walang saysay. So discarte ni President Ramos. Wala sigurong advice ng Solgen. Solicitor General or DOJ. Pero para sa ko pwede ning maging pwede ning maging basihan eh. Yes, ta. Ina naging basihan natin na kauli. Ang pinag-uusapan dito, a matter of character. Yes. Usapan. Iyan ang pinagsabi sir. Iyan ang pinagsabi sir na kuminsan may mga tao na pag naghagad, tinaw mo na suka ibong na kamot. Kusog pang hagadon sa kaibong mga kamot. Hagadon sa kamot, suliog mo pa, sutulak, gabos. Everything. Digdi pinakagat sa naso sa Pilipinas, sa gobyerno. O sige nga, mauli kami pero direkta duman sa Batac. Pero yun pala, they have sinister plan, sabi niyan. We will not, hindi namin susundin yung pangako namin. Griman sa na, the bridge when we will get there. We will cross the, cross bridge, the bridge when we get there. Yun na ini. Pag-abot na ngayon, saka na naman ang urulay. Kaya, isimpers, anak ng witing, it speaks of volumes of character. Kung ano ang mga tao dito, nasa ngayon, masayang-masaya. Okay, tuloy ang ligaya. Sige, so be it. Pero hindi yan, this will not unify the Philippines. Kasi ang sabi ng mga Marcoses, pag nailibing si President Marcos sa libingan ng mga bayani, this will unify the Filipino. I object. I don't think so. Malang sa inyo, pikit. Alright. So, nakuana sa panduwa, di ba? Yes. Kang primero, nakua ang mga Marcoses na maibalik sa Pilipinas. So, remains ni President Marcos. Yes. Then, ang naging sunod,
ilubong sa mga bayani. Ah, yes. Ang matindi, ang masunod sa pantulo. Ah, yes. Kung ano naman diskarte. Another one, nakakatatakot si Sempers. Uh-huh. The one aiming for the vice presidency. Naku po, di ba si Lenny Robredo under protest ang pagiging pangulo, vice presidente. And that is another concern na didiskartehan ni Bongbong Marcos precisely because if Bongbong becomes the president, assuming ha, sana hindi, he will become president later on. Nako, and nakakatakot yan. Pero personal na opinion mo yan, sir? Yes, that is my personal opinion. This is open to, you know, discussion, agreement or disagreement. Well, that is my personal opinion. Kasi actually, kumbaga, hindi mga manifestation, may makasunod pa ini. Pero sa pigahabol nyo yan in gobyerno against Marcos S. Diba yung Spinwealth? Yun ang pantulo na pigasabi ko, sir, eh. Ang pantulo yun ang punto mo. Kasi, ano yung mga implication kayo ni duman sa sinasabi niya to na mga sinasabing kasalanan ka mga kang Marcos sa regime sa Pilipinas? Manifestation na gari pinag-a-accepta na ng mga Pilipino itong naging mga kasalan kang Marcos regime. Is-impaired. Na ipalibong mo niya, naging nasa libingan ng mga bayani pa. Yes, kaya... Maybe they will rewrite history through writing books. Yan ang ingatan, bantayan ng gobyerno through the DepEd or historians. Lalo na yung mga taga-UP, taga-Ateneo de Manila, UST, and all other institutions with historians. They should write the books na talagang totoo na magiging yung bad chapter, dark chapter sa Pilipinas ay hindi mawala. Kasi yun ang gustong mawala ng mga Marcoses. Another one, sabi ng the High Tribunal said that as incumbent president, Duterte is free to amend, revoke, or rescind political agreements entered into by his predecessors. Yes, and to determine policies which he considers based on informed judgment and presumed wisdom will be most effective in carrying out his mandate. May kamot, ano, may white latitude of discretion ang presidente. Yes, talagang matindi. Na pwedeng i-revoke, ano? Executive agreement, kasabi nga na hindi ang executive agreement, ano, sir? Kaya as president, the president is always calling the shot. Bakong executive agreement, political agreements. Political agreements. Kasi okay, political in nature ang sinasabi ni Digdi. It's a political question, not a judicial question. Kaya doon natalo yung mga petitioners based on that justification. Pero hihirit pa, may pag-asa pa daw, di ba? Pero tapusin na muna ni Sir Ano. The court also disagreed with the petitioner's claim that the late dictator was dishonorably discharged through the 1986 EDSA People Power Revolution. Since this provision applies only to military men under the Articles of War, more specifically to those in active service. The decision also said that Marcos was honorably discharged from the military service with the Philippine Veterans Affairs Office expressly recognizing him as a retired veteran. Yan ang good argument ng mga Marcoses yan ng parto ng mga Marcoses. Kumbaga, recognized as a veteran, retired veteran. Kasi sa rin sa mga qualification, tanganing mailubong ka duman sa libingan ng mga bayani, dapat veteran. Then Marcos is a veteran, a hero. Although pigusyo ng ibang quarters yung pagiging hero ni President Marcos. So sa puntungan, talagang tama man siguro yung decision ni Presidente Duterte na pumayag siya na that Marcos should be buried at the libingan ng mga bayani. So yan mga kaperiodiko, no? So, may pinagbasihan din sabi din there was no grave abuse of discretion on the part of the president in ordering the burial of Marcos. There's no law that prohibits the burial of the former President Marcos. Number two, the president has the power to decide on the issue of land within the public domain. There's no law that excludes the libingan ng mga bayani.
dahil ang batas na nagpa-prohibit ano, na kabali itong libingan ng mga bayani sa exclusion. So dawa sa inman kung anong good sabi yun, based on naman sa public domain, pwede. So Marcos was Marcos was former commander-in-chief, former soldier, and former secretary of national defense. Some justices disagreed with the position articulated by others that the former president was dishonorably discharged. This implies only to the military. On days of moral torpitude, Marcos has not been convicted. Hindi man na convictado. And is Supreme Court final opinion of judges were not released. Alright. Yun na ito, no? So, dahil mo na-convict. Iyon sa mga pinagbasihan. Almost kuhan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Pero, siyempre, ikaw akong importanteng punto ano, dito. Ang makonsuelo, tayong tunay na remains ni President Marcos, sigon sa reliable sources, nakalibing na, nakalagak na sa Batak yata. Kataning doon kang magurang ni President Marcos. Kasi nag-request daw ito kang buhay pa si FM na siya ay ilibing katabi ng kanyang parents. So, ang nandiyan na naka-preserve, hindi yan yung tunay na Marcos. Kuan yan eh, parang manikin. Ginawa daw yan sa, according to a reliable resource, ginawa daw yan sa Paiti, Laguna yata eh. Kaya baga, one time si Sigyon Reyna, yung kapatid ni Enrile na nasa showbiz din, nung magbisita daw yan, dinara na yung remains ni President Marcos sa Pilipinas, ang sabi ni Reyna, naku po, napakagwapo naman ni President Marcos, ni Sir. Kasi hindi naman yung tunay na remains. Pero bako na yun. So lumalabas na ibibirid doon, piki, hindi yung totoo. Pero, so in that score, bossing, parang indirectly o hindi naman sinasadya, naluluko na naman ang sambayan ng Pilipino, ililibing yung piki, hindi naman yung totoong remains. Pero bako ng issue yun. Yes, pero that principle is impressed. That could still be an issue na ini-invoke ng mga anti-Marcosis na sa tingin ko may punto naman, di ba? Pero ang Supreme Court through Ponente Peralta nag-decision na, although subject to petition, well, in good, yun. Pero ang in principle, sabihin tang peke original so bangkay, pero still, ang mahalaga nigdi, may lulubong duman sa libingan ng mga bayani, sa sendang kapamilya. Eyo, pero it becomes superficial eh. Pinaagi sa layi, ano, yo, all arguments, maski 1,000 correct pa, 1%. Pero the point is, there is still an ounce or even a tons of questions or objections. Yes. And iyon ang pinasabi ta na may freedom of expression kita. Yes. Pwede magpahayag. At least yan ang kaugman sa demokrasya na we are given the opportunity to express our opinion, whether it disagrees with the majority or the minority. Ang punto is, basta hindi makakasira, it will not redound to national security, hindi threat sa national security, ang ating freedom of speech or expression ay kinakatigan, pinoprotektaran ng saligang batas. So, hilingon ta kung anong magiging domino effect din, ano, ang decision ni kang Supreme Court sa lado kang mga Filipino, lalo na, siyempre, maugmanig din sunang gana. Ay, natural. And they are now rejoicing, you know, is impaired. They are now rejoicing, the Marcoses and their supporters are rejoicing. Baka masabi ba, praise the Lord. No, huwag nyo i-praise ang Lord. Hindi, huwag nyo ibali ang Diyos. Hindi siya included yan. It is only Duterte in company in the Supreme Court. So, kung mahiling mo, sabi nga ni
nakuli mga reaction ano, malalayo sa ibang talaga, oo. Nasyon. Aram mo, ako daw, hindi naman ako apektado, pero you know, we have to express kung saan tayo. Depende sa ating pananaw, well, hindi na yan sa akin magbabago. Although may karapatan naman, lalo na yung mga taga Ilocos region, of course, their manong Ferdinand is their hero. Their best hero so far. And kaya lang yung mga Marcoses hindi nag-a-apology, hindi ina-admit na may mali ang kanilang father. For example, si Bongbong Marcos, sabi niya, ano naman ang i-apologize namin? Wala silang natiting na, wala naman niya silang nakikitang mali na ginawa ng kanilang father. Is that so? Alright, anyway, basahon ta daw so iba't ibang mga reaction ng day. Sabi nga ni, oy, pwede kang magpaabot din sa inyo mga reaction sa mga parantabay ta. 0950-673-7365. Musutan lang linawon itong justice or judicial question and political question. Kasi ang pinagbabasehan kasi ni Supreme Court duman sa pagdesisyon ng mga batas, ano, pag-interpret, pag politically in nature, washan siya na doon. Pero hindi daw yan iwas, nag-iiwas, washing of hands. Kasi as final arbiter, pag kanila ang, ganun ang kanilang reason na if it is a political matter, totoo naman ang kilang argumento, hindi sila mag-mimeter, they ma-decide kung bakong judicial, kung political. Aba eh, final arbiter nga eh. So, ibig sabihin, pag political palaging talo, yung mga magpipetition kung ano man na issue, which is political. Aba eh, if that is the case, wag na lang konsa idolog sa Supreme Court. What's the use? Useless. So, sabi nga ni Kuan ini, kasi kung mimitiran kan Supreme Court itong desisyon, parang encroachment of the mandate. Yes, encroachment, yung political separation between separation of powers. Yes, as co-equals, yung three branches of government. Pero yan ang problema. Can they not encroach for good purpose or what? Kasi parang umiiwas eh. Hugas kamay, style Pilato. Masabi, what? Hindi kaya namin yung concern. Pero may kasabihan na pag gusto, maraming paraan. Maraming paraan. Pag ayaw, ang daming dahilan. Pero President ini, kaperyode conservative, ngayon dito tayo magiging basihan. Kaya, Agata, anong other i-fast track ta? Fast forward ta yung sa tuyang tape. Okay, ano? Sige. Anong implication in the future? Di ba President Duterte, igon yung mga accusation, mga hallucination against extrajudicial killing. And in due time, pwedeng buhayon ini na maging kaso against Duterte administration. And in due time, maging parang Marcos ang treatment. Hindi. Yes. Pwede ngayon, dakol kang pinagadahan na sinasabi na ika dakol ng mga human rights violation. Okay, yeah. Diba? Pero kung political na naman ang tira ng mga petitioner, diba lumusot na naman si Duterte. Yung nga nagkasabi na. Being a lawyer, naging prosecutor nga, alam na nila. So, anak ng waiting yan. Pero, pag nangyari yan, naku po, ano ba yan? Pero yun yung sabi ta na, kung ma-pass forward ka, pwede mong hallucinations na ini ha? Yes. pwede maging basihan. Mga noom-noom tamang ng ini. Kasi nakalusot nga ni Sungo niya, di ba? So much human rights violation. It follows na lulusot yun. It follows na in due time, pwede rin na kung maakusaran si President Duterte ni mga human rights violation. And dahi pwede siyang, kumbaga, iikis. Sabing libingan ng mga bayani. Pero kung yan tama sa naya. Yan naman, mabubulabog na naman. Halimbawa, mangyari ang senaryo yan, mabubulabog na naman ang Pilipinas. Kaya ang Philippine jurisprudence, baga lalong gayaman, nakadagdag pa sa mga controversial decisions. Kaya, well, that is a part of a growing legal part ng history ng Pilipinas. Then, so be it. Pero sana naman,
ang mga decisions nila, although they are very erudite, knowledgeable, marurunong, dapat they should consider other things other than being too legalistic. Titingnan yung ibang aspeto na para sa para naman sa kabutihan, lalo na when it comes to violation of human rights. Sabi ni kaperyodikong Ed Rodolfo, okay lang tabi yan na ilubong naman basta dahil na pag-apo doon na libingan ng mga bayani. Pabura ko dyan, kure ka dyan, Panther Ed. Dapat siguro igwa mo ng libingan ng mga presidente. Ayan. Kaya eventually siguro is impaired, pwedeng papalitan na yan. Buda, papalitan na kung sino ilubong dyan. Kasi ang mga bayani yata about soldiers yan eh, mga fallen soldiers yata eh. Pero actually may batas na piga busol ko nyan si... So dating kunyanta, kunyan ng kunyan eh, party list representative. Si Harry Roque. Matindi yan na party list. Iguan na siya ng pinaglagduman na libingan ng mga bayanan at presidente. Ngayon, so para qualify na lahat, pasok na doon. Yan. Siguro, arog na lang kayan. I-amend so batas na nag-crear ang batas ba kayo nitong... Republic Act 289 na minakirarig din sa libingan ng mga bayani. So, siguro, idagdagan na lang libingan ng mga bayani at presidente. So, maluwas ang enabling law para mahimuan later on. Yes. Well, that is now a good opportunity for Congress or the Senate to file those necessary enabling laws para hindi na maiwasan yung controversy, yung pagiging disunited ng mga Pilipino. Yes. Medyo sa totoo lang, makrear na naman ng division ining Supreme Court ruling na ini. Precisely. Kaya sila dyan, faction-faction din yan eh, you know. Maybe, okay, diversity of opinions or ideas. Pero ang punto is, baka masisira yung quality ng decision making. Pero I don't think this is a landmark decision. Landmark. Pero questionable landmark decision. Pwede sabihin na questionable. Pero sa party mo yan, pano, kaperyodikong Sir Buddy. Party mo yan because you are against the imperial. Siguro, biased din ako. Well, I admit. Pero mas magayon madangog ta din sa mga nasa side kang Marcos, Maranga Marcoses. Kasi nakulang bagay din na may pahayag kung natakaipuhan talang ilibing sa mga libingan ng mga bayani. The argument ng kwan ito, they will be invoking the same argument plus their arguments. Kaya para sa akin, bossing, I do not want to have their justification. Tapos ng boxing. Alright, reaction ding di. Ugali ng tao. Ugali ng tao. Kapirede kong sarbadi. Magibo ka ng dakol na tama pag nakagibo ka ng sarong sala. Lingaw na gabos. Baging alog ni Marcos during his regime, let's see the other sides. Let's see his contribution to the economy and to every life of Filipino. Ay, adalantang history, haliki Batman. Ay, Batman, kulang ang alam mo sa history. Kung susumodaw, kung titimbangin ang kabutihang ginawa ng mga Marcoses at kasamaan, mas marami yung kasamaan. Ang daming namatay, disappearedos, violation of human rights, nagkautang-utang ang Pilipinas, hanggang ngayon binabayaran natin, babayaran pa hanggang 2025. Okay ba yun? Sa'yo, Batman? Alright, anyway, nirespeto tayo sa indang opinion. Yes, pero aram mo, bossing, medyo tumataas ang aking ang aking blood. Pero hindi naman ako high blood, okay lang yon. I am also expressing my opinion kasi medyo naiiba. Well, ibig sabihin, Batman, hindi ko naman sinasabi, makamakoy ka eh. Alright, sarap pa din ng reaksyon. Good day, AM, tabi sa indong dua, sir. Pag kainawat naman ka na dai nakalubong sa sakupong opinion, ano daw po kung lingawan na sana kung ano siya? Ang importante, mailubong naan si Marcos, patawado na po siya. Good day po. Salamat. We respect your... Yes. Nire-respect namin ang opinion mo. Pero, ay naku po. Well, that is your opinion.
pero para sa akin, mababaw. Tabi, your opinion is babaw kasi hindi ka embulto. Pero anak ng waiting naman, gamitin natin ang utak natin, i-extend natin, palawakin natin. Pero babaw. Pero ang importante din sir, haluin na baga paano na nangyari yan. Pero ang pigatakot ko lang din, so pang tulo na pwedeng hagadon kang mga Marcoses. Na ano yun, December? Di ba may pigahabol pa, di ba? May pigahabol pa na mga kayamana, na mga ill-gotten wealth. And actually, nanalo na sila, ang dami ng cases si December. So they are more emboldened kasi they have the money to spend to hire the best lawyer in the Philippines para to defend themselves, their family. Kaya talagang nakakatakot. Dahil nga, hindi nga, 50% yata ang naklaim na bawi ng PCGG against the Marcoses. So, talo pa rin ang gobyerno. Alright, so ang mahalaga po, marunong tayo magpatawad. Patawarin ang kapwa ng 7 times. O sabi ba ganin sa Biblia? Yes, Biblia yan. Ngayon mahal na Diyos, sabi ko sarong para sunod. Pero ang beses ko sa kuyang patawado na sa kuyang kapwa, sabi ni Mahal na Diyos, bako lang magkapitong beses, magkapitulong pulong beses na pwede mong patawado na sa imong kapwa. Sabi na, thanks, wag na marami salita, wag na ma-pride. Sir Madi. Si Sai, ako? I am only expressing my opinion. Anyway, pinarespeto ta ang opinion nito. Yes, you should also respect my opinion. Kasi kaming periodista, we have our own prejudices. Kaya sabuton mo, ta ako, bako man akong ordinaryong tao, bako man sa paghambo, ganong noong man ako, senior citizen ako, bako pa man akong ulyanin. So, to me, I am using my personal right to express my opinion. Although sa media, dapat neutral kami. And of course, nililimi-limi ko rin yan yung punto ng mga Marcoses. So, sa puntong ito, I will not be expressing further my personal opinion. Basta ang punto ko, we respect your opinion. Kasi in a democratic country, all opinions, positive or negative, are should be respected. Yeah, respected, welcome. All right. Anyway, sabi nga ni Kian, duman sa Amerika, grabe ng ralaban, ano? Anyway, gusto kong tapusin na sa itong issue manong doon. Sabi nga ni inipo, dakuling opinion na pwedeng magluwas. Ang opinion mo, opinion ng iba. Okay, iba-iba. 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 Whether kung sa inka, sa kaibong or sa kaibong. So, pika-respeto ta ang gabos sa mga opinion. Yes, so. May kanya-kitang opinion. Pero, digdi sa decision ng Supreme Court, opinion mo niya ng Supreme Court eh. Na possibly, pwede na, dahil pa man final yun na maray eh. Kasi may motion for reconsideration. Pero pa. Ibig sabihin, Esimper, ano ba yan? May concurrence ba yan ng majority, yung opinion ng ponente? Igwa. Kaya nga 9-5 eh. 9-5. Okay, may sarap ang reaction kung rin more SM, FB, and Sir Buddy. Sure na tama po kayo na niluloko lang ang mga mamamayan Pilipino. Okay. Dahil ang tunay na former President Marcos, ang kasalukuyang buhay pa. Sabi ni D. Yung tunay na former President Marcos, ang kasalukuyang buhay pa, may isang taong nagpapatunay sa akin na buhay pa siya at may picture silang dalawa. Buhay pa ba? Siguro medyo pang bulabog lang yan, Mr. Taga-Subaybay. Kasi ang tagal naman talagang namatay si McCoy. Dahil naman siguro. May mga picture nga na nag-shrink ng body niya. Pero Sir Buddy, gusto ko lang last na lang. Ibong-ibong ang reaction ano, na sinasabi niya ito. Sabi ni sigong kay Senator Bam Aquino, nadismaya siya sa naging hatol kang Supreme Court. Alagad, pinagrespeto niya ang naging pasya kang Supreme Court. Dahil lang sabi nga ni
alagad na kulugan subot siya sa sayang sa iyang pagmati dahil sarong korap asin daing kumbaga walang awang individual ang subot ilulubong sa libingan ng mga bayani. Yun nga eh, kaya dapat ito tama si Ed Rodolfo na palitan yung pangalan precisely. Okay. Kasi ang Senado gagawa ng ang Kongreso gagawa ng magkakanigong action dapat yan. Pero sabi man nigdi kasabay kini inupakan man kang grupong Pray for Aid ang pagpapalubong sa mga Marcoses na sinasabi nigdi na sa luwas kang Supreme Court kanya-kanyang estilo ng pagkontra duman sa mga militanteng grupo na kontra sa pagpapalubong. Sa panigma ng mga Marcoses, sabi niya walang mapaglagyan na tuwa ang naging reaksyon. Sabi ka mga Marcoses, kumbaga dakulang bagay para sa inda na nanaig ang katotohanan sa panahon na para ilibing ang dating presidente sa libingan ng mga bayani. Sigun man kay Senator Laila De Lima, ang Supreme Court ruling pabor sa mga Marcoses. Sabi niya, I joined the other petitioner expressing my deepest lament over the decision of the Supreme Court. Todo man ang pasalamat na pinagpaabot kang ni Senator Bongbong Marcos sa mga Supreme Court Justices makalipas sa paboran ang pagpapalubong duman sa libingan ng mga bayani. Sigun man kay Marcos, nagpapasalamat sinda sa mga Justices kang Supreme Court na nagboto pabor asin na tangali na katigan ang sindang posisyon. Sigun sa iya, maugmaon sinda na pinagpaboran kang Supreme Court ang sindang karapatan asin karapatan kang sindang tatay bilang sarong war veteran. Pinapasalamatan niya man ang mga sabi nga ni si President Duterte sa pagsulong na inima ipalubong sa libingan ng mga bayani. Pero pinagpahayag man kang UST professor na si Edmond Tayao na seryosong isyo ang pasya kang katastasan ng hukuman na sindakulang epekto kay ni sa isyo kang human rights violation lalo na kay itong panahon ng mga Marcos. Nakasubot nakatingin subot ang Pilipinas sa ang ibang bansa asin ng kung paano tinatrato ang sarong diktador. Yes, kaya nagiging model kita supposed to be sa worldwide pero sa mga decision na arogan hindi na tayo nagiging model. Naging questionable ang mga decisions ng ating mga legal luminaries which is not good for the Philippines. Pero aram mo ang decision ng Supreme Court, bako man talaga yan na tunay na simpati ng tao eh. Sabi ba ni President Vice President Lenny Robredo, dahi subot makatabang sa paghilom kang sugat ang nakalipas na administration, itong martial law ang decision ng Supreme Court. Sigon sa iya sa statement, maghihilom sa naman subot ang kulog ni buot ng mga Pilipino kung naakuon kang pamilya Marcos ang responsibility sa mga nangyari kan Rehiming Marcos. Mientras tanto, padagos, sabi niya, padagos aniya, ninda ining tinatanggi ang pagpapalubong sa dating presidente sa sagradong libingan ka mga bayani asin matinir na insulto sa mga Pilipino. Sigun man kay Senate President Aquilino Pimentel Jr., the third na kakaulayo niya sa Presidente Duterte manungod sa isyu kang pagpapalubong kay dating Presidente Marcos. Yeah, dapat he should do something as the Senate President na kapartido pa naman nila si President Duterte. Dapat ayaw siya he should do something. Sigong Kipimentel, dahil nagiging bayani ang sarong tao ninhuli sa court case kundi basado ini sa pagbisto ng taong bayan. Yes. Nag-apilaman si House Speaker Pantaleon Alvarez na irespeto ang desisyon kan Supreme Court manungod sa paglubong. Sigong Alvarez, mandato kan Korte Suprema na pagdesisyonan ang anumang isyo araw kang constitutional as in legal question. Naglalaw man ang Malacanang na dagos ng matutulukan ang isyo kang pagpapalubong kay dating Presidente Marcos. Sinabi ni Abelia, spokesperson kang Presidente, hangad kaini na digdi mausad na ang payapa or kapayapaan asin na magkaigaw ng katarungan asin patas na nasyon. Mientras tanto, ayan, yun na. So maparam na kita tabi, unless may okay, ligat mo lang sir. One minute. Okay, 1 minute. Parang body tutorial, editorial kang ino, yeah, tiditorial. Say mo, body tutorial sa ko, fair editorial. Okay.
the law may be harsh, but it is the law. That decision may be controversial, but it is a decision open for reconsideration. So, abangan natin mga karadyo periodiko kung ano pang susunod na kabanata sa nasabing highly controversial issue sa Pilipinas. Good morning po mga kaperiodiko! Sabi nga ni Kian, kaipuhan manaig ang batas eh. Ang Supreme Court sa ruining final arbiter na iyo ang dapat nag-reconcile ka mga legal and any question na tangani na magkaigwanin na final point kung mga matuldukan itong mga issue kang aldaw asin sa Pilipinas. Hindi mga periodiko, ang decision sa Supreme Court, makuman ini sinasabi niya ito na boses kang taong bayan. Alagad libre ang taong bayan na mag-criticize. Alagad ang importante di kung ini ang dakulang bagay tanganing matuldukan naman kasi ang lado kan mga Marcoses ang sa indang ambisyon na mailubong sa tamang lubungan in the same manner siguro respeto para duma sa tao kung igwan naginibong kasalan ang mga ang Marcos regime siguro dapat managot duman sa batas. And iba kasi yung pagpapasakit kumbaga sa personal na pagpapasakit duman sa tunay na respeto duman sa gadan ano kasi ang saro sa pinag-invoke dito ka mga Marcoses. So at least mailagman lamang sa tamang laagan asin may mga naginibuman na mga kabutihan so sa isang magurang. So saro sa day matatahimik ang sa isang pamilya yun ang mailubong kung di mailubong man sa tamang lubungan sa isang kapamilya. Anyway, dakul pa mga isyo dyan mga kaperiodiko. Kamu mga nag-aantabay, libre kita na magpahayagan sa tuyang mga pagtubo na sin paninindugan sa tamang paagi asin bakong sa madahas na paagi. Maraming salamat, magkariba ng ginari kita sa kaparang oras sa Rima Station. Sa kariba si kaperiodikong Sir Buddy Soriano, hindi po si Ferdy Brizo, si Smabalos, hindi po sa indong periodista sa radyo. Smabalos sa Salavista, baby.